Welcome to my YouTube channel, CT125. Ang problema, humahago mo ang second gear. Mas malakas ang ingay sa second gear, tresera and fourth gear. So, drain muna natin yung oil. Drain muna natin yung oil para makita natin. So, pagka-drain natin ng oil, so tinanggal natin yung filter. Pagmasa nyo, ay mga metal parts. Nakita nyo? Ayan o, so ababaak yan, biyakin natin yan. Buksan natin. Okay. So ito sa mga naka-City 125, panoodin yung video. Ano yung mga beginner. Ano nangyari? Okay? Shoutout sa may-ari nito kay Kuya Orly. Kuya Orly ng binulasan. So ito, tayo natin buksan. Buksan natin yung left. So magmamasdan nyo ang kanyang stator. May primary type siya. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lighting point. And then yung pulsar. Okay. Tapos yung sa reduction gear niya. Tapos sa starter motor. Okay. So ito yung flywheel niya. Tara natin kung anong dito, kakasya ang cooler dito. Tapos yung kanyang ano, kagaya sa Supremo, may advanced na pitik ng pulsa. Tapos may putol yan dyan sa relaxer. May relaxer niya. Tapos yung loob ito ay ayun, ang daling yun, magnet. Okay. So ito yung diving. Tumamasdan nyo ang bigat nito. Pag wala kayong mga puller nito, yabatin nyo lang yan, paps. Lalabas yan. Ganyan. Ganyan yan eh. Susungkitan mo lang yan dun. Sabay... Ano lang ito, paano lang dito ng... Paano yung malang dito? Lalabas yan. Kasi hindi pa ako nakabili ng puller nito eh. So yun sa puller size ito. So yan. Ay. Hindi mo mabubuo talaga yun. Kasi nakalock siya sa malaking driving gear. Okay? May mga ribabala talaga siya. May ribabala. Ito. Bakal na ito. Oh. Oh, metal parts. Wala abot sa camera. Ayan. Oh. So may problema na unit sa loob. Okay. So, ito na ito.
masyadong mauga. Siyempre may problema talaga dyan. Either sa bushing. Hindi siya kagaya no, 6100. Pwede magbalta ng bushing yun dito, weldingin mo lang. Diba? Ito hindi. Oh. Hindi nila nilagyan ng labasan. Okay? So, trabaho talaga yan. Mga bushing ang design nito. Fronts. So, ito. Matanda sa akin dito. Ito matanda. So, baobab siya yung right side. Ay. So, yung sa design ng kigar niya. Oil pump. Kasi ito yung chain nung paps, magpapail ka ng chain. So pag magpapail ka ng timing chain, tanggal to, no? Tanggal. Yan ang ano yan eh, masyadong babaki na yung kanan. Dami trabaho, no? Yan ang ano dyan, maraming trabaho. Wait. Kaya mga po sumuuga kasi ito yung shafting ng ano, main shaft sa dulo niyan, ends niyan alog na. So nahihirap na rin kumapit ito pagka ano nagayon na. So, bago natin na tuluyan, check always na i-check niyo po kung naka-TDC para makita niyo pagbabalik niyo ng cam sprocket. Hindi kayo malito, kayo makamali. So, doon sa buhit, doon no, dapat po nakatapat yan doon, pa-align. And then dito sa kabila, kasi ang timing chain ng Baja 125 is ito, nasa right side. So, naka-TDC tayo, update center. So, ito yung pinakang ano niya. Itong letter N is dapat nakatapat dito. Ayan, nakatapat. Doon sa link, sa gitna ng links. And then, itong ito. Para nakikita nyo lang. Kasi para nakikita natin ano po yun boss, ayos ayos. So para makita natin, para pag ipinalik natin, ayun, alamag yung magnet natin para at least nakikita natin pag ibabalik na natin, diba? Okay, para pag binalik natin, yung ano pa rin yung ano, klaro. Okay.
sa ibig sabihin ng letter N, ang comes bracket, halos katapat nung N. Okay. Tapos ito, remind ko kayo. So, remind ko kayo. So, yung oil centrifuge, yung pinakang daluin ng langis niya. Ayan, mabubunot yan. Pag sinuksok mo yan, baka magkamali kayo ng lagay. Check nyo. Ayan o. Dapat nakaganon. Tapos lahat, nagbabounce dapat siya. Kasi pag nagkamali ka naman ng lagay, yan matigas, di ba? Eh kung hindi nyo maano, masisira yan pag kinabit mo yung cover. Diba? O kaya baka maputol yan, no? Okay. Malubog naman siya. Pag lumutang naman, alam mo naman lutang. Pero pag yung properly insert, okay? Ayan. Sa labas, the rest is okay. Ito, pagkasira ng bearing sa stick bearing, transmission needle bearing, or delikado yung oil pump gear nyo na ma-damage. Kasi yung oil pump gear ay ano siya, tumatama sa mismong catch housing, yung mismong gear. Hindi kagaya nung iba na dito dyan tumatama sa may pinion gear. O minsan may nakalagay pa extra gear para dito sa oil pump gear. Okay? So ayan o, pag umuuga na yan, buti matibay yung plastic nito, hindi na da-damage siya kagad. So ito lang naman, ito lang napapansin natin sa Badger. Laging nasisira yung needle bearing doon. Ayun, sana ma-improve nila yan ng Badger Company para at least mas matagal pa ang servisyo ng ating mga motor. Ay. So, okay ito mga paps. Ito right pakanan po ang paluwag nito, ha. Tapos ito, pakaliwa. Tapos ito, pakaliwa ito ang luwag. Pero sa wind 125, alam ko, paluwag nito is pakanan, di ba? Parang ganito rin. Natin ito. Tapos may washer yan doon. Doubling washer. Klase ito, ah. Pero doble. Doble yung washer niya. Pag binulot mo siya. So, may washer pa ito mga pa. Pag binulot mo yung basket, clutch basket, ano nyo mga paps, spring tight yung pinakang damper niya, cushion niya, yung collar bushing, then may washer na naman. Ayun, kaya makapal. Tapos ito naman ang nut, ito sa pinion gear. Meron ba ba? Washer again.
Tapos ito. Tapos yung kanyang wood rock key. Tapos spacer guide bushing. Tapos ito uso na ngayon to eh, kahit sa Supremo natin mga ano, detachable na lang yan, mga ano, parang kung tawagin eh, mga quick release. Ayan, hindi kagaya ng ano nakasama. Ngayon, buruti mo lang. Diba? So, yung oil pump. Nasinti sa'yo ng sa peak natin, may washer siya. Wala po yung camera ko. Nasa natin ha. So, may washer siya. Tapos yung sistema ng ano, spring. Tapos ito yung ano ng kicker. May flat washer siyang manipis. Shirt lip. Parang labo. Ito yung washer na manipis. Shirt lip. Washer na manipis. And kick gear. Spindle. Ano ba yun? Spring circlip. Tapos kick spring. Guide ng kick spring. Then makapal na washer. So yun. Para at least na alam natin lahat. So yan. Lagi natin dito okay. Kaya nakapansin ninyo mga paps oh. Nagamit to na 6 years within 6 years mga paps. Badya, sana magbutihin pa ng badya ang design nila, diba? Para mas matibay, mas matagal naman, sana. Okay. Ito naman yung pinakang guide stopper. Doon sa shifting drum. Ayan o. Tapos ito. Tapos may washer yan sa loob. Flat washer. Ito yung spring. Tapos ito yung shafting, change pedal shaft. Tapos may spring yan. Ito, pag naputol, hindi kakambi na yan.
Diyos. Kasi kahit di mo ito baklasin, baka mabunot doon, di ba? Check natin. Sama pala yun. Ayun. Wala doon, pero may butas. So, maliit. So, ganyan lagay niya yung mga babs. Okay. Pero nari ko, lulusot eh, no? Try natin kung lulusot. Hindi mo natin galawin, ha? Ito yung kami yung sprocket. Okay. Tapos may color bushing o ganyan, spacer. Tapos may sa loob yan, no? Tapos bago mo tanggal yung bearing, may circlip. Copper circlip. Okay. So, it's that. Ito, ito yung stud. Sing haba lang naman siya. Tapos may bolt pen dalawa dito, pagkabila. Okay, bago nyo mabunit yung cylinder yun. Tapos, magbubunit ko na yung cam chain. Dala ko nung link niyan, ilang links. Okay? So, ito, yung guide. Malutong siya, mga paps, yung guide. Malutong ba yun? Parang malutong, yun. Plastic na ano lang. Kaso yung gasket. So, inangat mo yung cylinder head. May daga-dowel niya, mga paps. Tapos okay naman ang sunog nito, mga paps. Okay naman ang combustion nito. Pero itong pansinin nyo, mga paps, oh. Kailangan natin, ha. Exhaust niya, mga paps. Ano nakikita? Ano? Kaya lang kung carbon 'yan or naka letter D type siya or carbon. Try natin na tuktukin 'yan, ha. So, ano 'yan, naka D type. Para mas mabilis niya mailabas. Ayan. Di ba yung kumpara sa iba, di ba round lang lagi siya. Tapos pagdating sa intake niya, ayan o. Oh. Tingin ako. Nadali na talaga yung ating mga engineer. Ng badya. Kakaroon lang talaga ng problema sa ano, doon sa needle bearing. Sinaluang pa niya to, mga paps. Pero D-type, parang D-type pa rin. Lumapad na ilalim. Pero yung itaas, yung itaas ng flooring. Okay.
May nakita eh. Isa rin ang carbon na yun. Carbon filter. So ito, nangat natin yung block. May mga design si India, si sa mga engineer ng ating budget. Ayan o. May tapas siya dyan. Eh, purpose siguro yan. Ayan nyo. Tabas niya doon, di ba? Pagkita natin mamaya. So, okay. Para matanggalin natin itong crankcase center. Yung mga tornilyo pa yan dito, mga paps. Ito. Ito. Ayun. Ayun. Okay. Basin natin yan. Diba? Kasi yung lahat ng gilid. So, ito na nabuksan natin mga paps. Ayan o. Magagaling naman ng ating mga engineer ng badya, pero mga designer eh, masama nito, nahukay pa ito doon kasi tumatama na yung mismong shafting, yung mayabat na yung main shaft doon kasi na halos maputput na yung ano yung pati nga yung washer niya, ganahin na rin ito yun. Ganahin. So, ito. Yung mga stick bearing niya na sumagog na lahat. Ayun pa, oh. Ayun pa, oh. So, ngayon. Papansin ninyo naman ang mga ship ports. May mga ano pa rin, no? Kala, stopper pa rin. Nakalabas eh, no? Pero wala naman tinatamaan. Ewan ko, baka reserve pa yan. Diba? Baka hindi ko lang matiyak kung universal fit yan. Ba't may ganyan? Ang balance siguro yan kung ano. Ito. Okay. Tapos yun sa block. May tamang crankshaft dyan. Palighten. Palighten ang crankshaft nya. Pa-tapered. Tapered sya. So yan. Ayun o. Sinamahan na yung aluminum dyan o. Yung iba nito. Tanong natin yung ating mga kaibigan ng mechanics dyan. Pinalagay nila ng ball bearing po. Pinalagay ng ball bearing. So, yun, okay doon naman. Sira. Kasi ito, ang pansin ko lang dito, walang masyadong langis na ito. Nag-lubricate. Lubrication, di ba? It's important to our engine. Tapos ito, masisira yung tinto. Ito, piston 3.
palitan na rin natin yan. At ng bearing dito palit. Okay. Pinagod natin ito. Kahit hindi na bakla sa'yo nasa likod, nabubuhay siya ng ano. Assembly. Ito yung sa transmission, ito sa main shaft, counter shaft. Okay. Washer, ito yung washer. Gaya sa kabila, ito yung itsura nun nung hindi pa nasisira. Diba? So, nung mawasak siya, ayan, no? So, dun yun. Washer. Ayan yung gear. Tapos may bushing collar. Ayan, no? Bushing collar. Alam mo, washer, eh, diba? Pero ganun pasok niya, no? Yan yung gear. And then yun, circlip. Gear. Okay. Tapos may circlip ulit sa loob yan. O-ring. Yan naman ating main shaft. May dapat may washer yan dyan. Ayun no, nakaayot na mga paps. Ayun no, palit dyan. Much better yan, mapalitan ng shafting. Kasi kahit bagong try natin sa needle bearing na bago, kung kakayanin. Pero na-damage yung ano nya. Ayun no. Sabihin, pag ikinabit mo yan ng gasgas yan, na-damage niya uli yung ano mo, needle bearing, sisirain niya uli yun. Much better nito, palit shafting. Tapos check natin itong mga gear. Baka may tinamaan ng ano nung sumabog ng needle bearing. Check natin yan. So, washer, second gear, diba? First, second, third, fourth, fifth. So nito, fifth gear. Masunod. Check natin yan. Ayan. Pinulot mo, may water yan to. Wave, yung mismong washer, circuit washer, and then circuit gear. Ayun, circlip, sliding washer,
Okay. So yun lang. Then tanong lang natin dito kung bakit may buka yung block. So ito yung crankshaft ng CT125. Ayan o. Hindi ko alam kung lighten niya ng bahagya or naka-balance siya ng ganyan. Pero halos ay tinapered niya. Okay? Pero mabigat pa rin siya sa ilalim. Ayan o. Ito mo. Kaka-slice ng ilalim. Mapabigat. So, yung block. Kaya may ano pala. May ano dito. Okay. Kasi narito yung labasan ng ano eh, galing paket yung daan ng langis. So paglabas niya dyan, mag-i-splash siya dyan ng konti or ng magandang supply ng langis para basahin niya yan. Basahin niya. Pag umangat yung piston, so, nababasa niya yung cylinder wall. Iwas overheat, iwas gas-gas. Pero ang hindi, tsaka ito, nakita niyo may ano siya. Ang tawag dito. Washer ba yan o ano? Spacer, misa sabi nila mga ano yan eh. Anti-vibration. Mga ganyan. Kasi tinamaan yung ano. Sana hindi umalubto pag pinabitan natin ang needle bearing. Kaso lang wala talagang lubrication to. Sana maano to ng badya. Ma-modify pa nila ito. Binigyan niya ano no, ginawa ni Badya. Binigyan niya ng siwang dun. Eh dito, hindi naman masyadong nambigay na langis dyan. Minimal lang dyan. Hindi ko gaya nung design ni Kawasaki para ako talagang nag-circulate. Circulate ang langis dyan. Lalo sa Raider 150, pag nakita niya, di ba? May washer pa nga rito nilagay. Kasi ang lakas ng pressure nun. Ayan o. Kung pwede sanang butasan yun para magkaroon siya ng sirkulasyon galing dito. Galing dito. Yan o. Yan sa daan ng langis na yan. Pwede naman siguro yun eh, no? Hindi lang na ano. Yung collar ng ano. Ayan o. Lilinisin natin yan. Tapo muna. At least may ano na kayo. Papalitan din natin ang ano yan mga paps. Ng mga bulb seal. Hasahin natin yan. Lalaping natin. Siyempre lahat ng bearing. 6-2-3. Common 6-2-3 saka 6-2-1 siguro to. 6-2-1. Oops, sorry. So, ang ano naman dito kaya no? Ayan o. So, yun lang mga paps. Ulit shouting. Check natin yung mga gears. At shout out sa inyo lahat. Thank you po sa pagsubaybay nyo at panonood nyo ng video natin. Thank you.